May dalawa na siyang anak na guro. Pero si nanay, nagpursigi pa rin na makatapos ng kolehiyo bilang teacher din. Aha! Makipagkwentuhan tayo sa ating mag-inang guro. Ang isa ay nasa Indonesia at ang nanay na may nandito sa Pilipinas. Welcome natin sa Happy Night, sina Leslie, tama ba? Deus? Deus Irang, ang anak na teacher sa Indonesia. Hello po. At ang mommy. Hi po, hi Leslie. At syempre kasama natin ang kanyang mommy na nagtapos ng kolehiyo sa 69, na isang 69-year-old, si Mommy Theodora Lorenzo Deus. Welcome to Happy Night. Hi, good afternoon po. Ay, Mami. Okay, unahin natin si Leslie. Leslie, ano ginagawa mo ngayon sa Indonesia? Ano tinuturo mo? Nag-teacher ka, di ba? Opo. Actually, English teacher po ako. Eh, wow. Kasalukuyan po na week po ng preparation namin. Next week po yung opening ng classes namin. So, may mga online preparations na may ginagawa. Gano'ng katagal ka ng teacher sa Indonesia? 8 years na po. Pero 8 years na po ako dito sa Indonesia, but I've been teaching for 25 years. Wow. Including yung years sa Philippines. Wow. Bakit ka naman napunta dyan sa Indonesia, Leslie? Siguro po, I just wanted to try yung international setting. And pinalad naman, after 18 years sa Pinas, nakapagsilbi sa bayan ng 18 years, I tried the international setting. And my whole family is here na din po. Wow! Eh, bakit Marie-Chris lang ako? Marie-Chris ba yun? Yung gusto maki-cheese niya? Oo, mas mataas ang pay sa Indonesia. Pwede. Oo, diba? Okay. At si Mami, kausapin natin si Mami. Bakit naman naisip nyo na magpatuloy na pag-aaral para maging isang guru rin katulad ng inyong anak na si Leslie? Dagan po ang aking kaalaman, bukod pa po ron, magkaroon ng experience bilang isang estudyanteng kolehiyo. At age 69, Mami? Opo. Yes. Naghang si Tita Winnie? Hindi po. Okay. Andito po ako. Nakikinig po ako. Okay. Ano? Akala ko kasi. Ayan. Si Ali, Nanay, ano ba gusto mong tawag namin sa'yo? Chody? Dory? Okay lang po, kahit po ano. Ay, hindi. Ano po yung tawag nila sa inyo talaga? Ano po? Doring po. Ang Doring. Yan, si Doring. Aling Doring. Nanay Doring, tawag dito. Sa edad na 69, kayo'y nakapagtapos ng pagiging guro, meron pa yung licensure exam. Kukuha pa rin po ba kayo ng licensure exam, Nanay Doring? Opo, sana po, papala rin po ako. May problema ako. Di ba may retirement age ang pagtuturo? Baka mamaya di na kayo mapayagang makapagturo sa anong eskwelahan sa edad ninyo. Okay lang po, ma'am. Basta po magkaroon po ako ng license. Oh, it's the title that you were after. It's not about doing the job. Aling Doreng? Opo. Ganun. Opo. Okay. Nanay Doreng, kailan po kayo nag-graduate ulit? Ano po? Ngayon pong college, ngayon lang po, July 10, 2000. Ito, July 10 lang, okay. Opo, ngayon so, lang. So, hindi pa po kayo nag-exam for sa pagiging licensed teacher po? Opo, wala pa po. Kasi po, next year pa daw po yung, next year pa talaga yung batch nila for the LET. Yeah. So, may one-year preparation. Okay, Leslie, anong pakiramdam mo sa desisyon ni nanay? Actually po, sobrang saya namin magkapatid kasi dalawa lang po kami magkapatid, yung mas bata po, teacher din. Siya yung unang nakaalam na may alternative learning system program sa Norsagaray, Bulacan. So yung good news, sinabi niya kay nanay. And then, nanay was the one who expressed na gusto niyang mag-aral ng high school. Imagine, siguro na-graduate siya ng elementary around 1963, 1964. We're talking about 50 years after. Nagkaroon siya ng idea na gusto ko mag-high school through that alternative learning system program.
of course, sinuportahan namin siya. Kasi parang, of course, lagi niya sinasabi nung bata kami, silang mag-asawa kasi hindi naman sila nabigyan ng chance na makapagtapos ng kolehiyo o ng high school man lang. Sabi nila palagi sa amin, yung education ninyo, yung gift namin sa inyo. When she expressed that intention to us, naisip ko, yung education ang gift naman namin sa kanya. Oh. So we supported her. Wow! So nag-umpisa pala ang studies ni nanay from high school to college. Yes! Alternative learning system noong 2016. Siyempre, maswerte na may ganyang program, no, para sa mga may edad na, kaya mga yung mga hindi nakapagtapos na matagal na hindi nakapag-aral. May ganun para sa kalaman po ng lahat, no? Pwede kayo kahit anong edad. May alternative learning system tayo from the government. So, gaano katagal natapos ni nanay ang ano, ang college high school degree? High school for 2 years. Then 2 years and then college niya, she took a 4-year course. 4 years then. So, excuse lang po. 1 year lang po. Ako, 1 year. Sorry, I didn't recognize. 1 year for the alternative learning system. 9 months lang po ako na nag-ALS. 9 months. Okay. 9 months. Wow. 9 months lang po. Aray, 9 months lang na pas na nakapasan na ni nanay ang high school. Tapos 4 years sa kolehiyo. Diretso po. Diretso. Ang galing. Okay. Eh, hindi ba kayo nahirapan dahil nagpandemya, Nanay Doreng? Anong nangyari sa pag-aaral? Blended ba? Ano ba yun? Virtual? Inabot niyo ba yung face-to-face? 2 years pong face-to-face, tapos 2 years pong online. Kamusta ang online natin, Nay? Okay lang naman. ano po, sinuportahan din naman po ako ng mga apo ko. Sila yung nag-set ng Zoom, mag-alaman, links, mga apo po. Sa edad ko po, hindi po ako marunong magpindot ng laptop. Ayun. Huwag kayong mag-alala, Nanay Doreng. Hindi ka nag-iisa. Maraming kanyan. At mas bata pa po sa inyo. Opo. Pero bilang na-experience nyo ang online at face-to-face, ano ang mas sa tingin nyo mas magandang gamitin? Dahil tayo ay pinababalik na sa face-to-face, hindi ho ba? Para sa akin po, parang mas okay rin po yung face-to-face kasi pagka po hindi po masyadong naintindihan, pwede pong itanong sa prof. Okay. Eh nanay, anong plano nyo ngayon pagkatapos ng graduation ng sa college? Po, gusto ko rin po sanang magturo. Kaso nga po itong panahon po nating pandemic, ang sabi naman po ng mga aking anak, sa edad ko po, madali pong tamaan lang kung anong mong virus. Kaya medyo maglaylo daw po muna ako sa bahay. Oh, sa iyo namin, at least nakamit niya yung pangarap niya. Parang sapat na yun, parang gano'n. Pero 69, di ba retiring age na yon, Leslie? Opo. 60, so hindi na talaga siya makakapagturo. Actually, hindi naman po namin siya, tama po, hindi naman namin siya nire-require or talagang gusto lang namin pahinga at masaya na kami na na-enjoy niya at na naranasan niya, natupad yung pangarap niya. Baka naman pwede online, hindi na siya lalabas. May mga nagtuturo online kung sakaling magkaroon ulit ng drive si Nanay Doreng, di ba? Kung gusto niya. Very good. Mensahe mo? Kausapin mo si Nanay Leslie. Baka meron kang gustong sabihin sa kanya. Sa nanay ko, we're so proud of you po. Kaming dalawang magkapatid, pati yung mga apo niya, pati yung mga pamangkin niya. Actually po, may mga pamangkin siya na na-inspire niya na kahit may mga anak na nag-enroll sila sa college because of her. So nakakatuwa. Nanay, sana mas marami kang ma-inspire na nanonood at nakikinig ngayon na maisip nila na hindi huli ang lahat. We're not talking about education alone. We're talking about dreams. Kung may pangarap sila, don't give up on their dreams. Kayo nga, 69 eh. Hindi kayo nag-give up. Yun yung turo niya kasi sa amin eh. Tapos pinatunayan niya pa rin yun. So thank you very much and we love you. Wow! We're proud of you. Nanay Doreng, ano naman ang masasabi ninyo? Po, maraming salamat po sa mga anak ko kasi sinuportahan po nila ako. Na hindi po
Nung hiniling ko sa kanila na gusto ko pong mag-aral, hindi po sila nagdalawang isip. Hanggang nung pong matapos po ako ng ALS, sabi ko, gusto ko rin sana mag-college. Sabi ko, ngayon ang sabi po nila sa akin, oh sige, para ma-experience yun rin naman ang buhay college. Ngayon hanggang sa ngayon naman po, okay naman po ng Panginoon. Sinuportahan po nila ako hanggang sa mga apo ko. Talaga pong tinulungan din po nila ako. Kaya maraming salamat po sa kanila. Pwede maging teacher si Mami sa mga apo. Okay. Very good. Naku, maraming salamat po sa panahon at pagkakataon na ma-share po ninyo ang inyong inspirasyon.